Hi guys, welcome to my channel, Superline PH. Ipapakita mo po sa inyo ang aking bagong banda orbits. At ito naman po ang aking kinuwang drip po. Diba sinabihan ko naman po kayo, meron akong dalang kuha po ako kanabukas ng drip. Yan guys. Yan. Yan po. Nilagyan ko po siya ng bulak. Para po di po ako dilig ng dilig kasi po pag may bulak po yan, pag sinipsip po ng bulak ng tubig, tapos po nyo pag natutuyo po ugat, sinisipsip po ng ugat ang tubig sa bulak, tapos yan po magiging dehydrated na po siya, hindi na po siya maging dehydrated para po maiwas natin ang ano po pagkatuyo o kaya sunburn. Yan po, kaya po ako may ganito kasi po pag para po hindi masunburn. Ito po yan, yan po para dito po masunburn. Yan po. Kasi po, pag wala po tayong ganito, tapos tinumigan na ulit po siya, tapos maaraw po, magkakasunburn po siya, at pwede pong masunog ang dahon pa, at hindi na po magandang tignan ng inyong, so, ano, banda orbits. Ayan naman po, ang flower spike ng ating banda. Bumuka na po. Yan po sila. Pwede pong malagas yung dahon ng inyong banda kapag naka-sunburn po yan. Kasi po, matatanggal po yan. Ito maninilaw, tapos magkakaroon ng white, tapos magiging brown. Tapos pag ano po, matutuyo, tapos kusang malalaglag po yung dahon. Kaya hindi po magandang tignan pag naka-sunburn yung banda. Yan, pumili po ako ng banda orchids. Nakita nyo naman po, bawas-bawas po yung bulaklak. Kasi po, pag bumibili ako, tinitignan ko po yung kulay ng bulaklak kung maganda. Yan po. Tapos po, kung pangit naman po yung bulaklak, kung yung bulaklak po nitong banda orchids ko na binibili ay pangit. Kaya po ganyan, kaya po pangit binili ko kasi po yung katawan niya maganda. Kasi po, pag lumaki pa itong banda na to, yan po, mamumulaklak po yan. Pag lumulaklak po yan, bibigyan po ko yung magandang bulaklak niyan. Kasi panglabas na anyo lang, may expire din po yan pagka tapos niyang mabili. Yan po. Ito sila. Tips ko po kung paano pabulaklakin itong orchids. Pwede nyo na yung pasitubigan ng ano po, hugas-bigas. Yan po. Yan po sila. Naman po akin pa rin opsis. Yan po sila. Yan po. Yung tubo. Neutral spike. Sila. Yan po. Guys, ito yung bulaklak ng aking banda. Nagkaroon siya ng rat. Spike rat. Yan po. Nabulok po yung spike niya. Yan po. Overwater. Yan po. Pero okay lang po. Bumubuka na yung bulaklak. Yan. Yan po. Spike. Yan po. Ito naman po ang second power spike ng aking banda. Yung fragrance po yan. Vanilla. Yan po. Yun po yung nasa wall ko. Yun po yung cake, lumaki na po. Tapos ito naman po yung aking banda orchids na full bloom na po, bukang-bukan na po lahat. At ito naman po ang aking bagong mga orchids. Tinanong po siya sa coconut coir. Ayan po. Dendrobium. Hindi po siya anosmum. May bulaklak po siya, kulay pink, mabango po. Yan po. Ito naman po ang aking Cattleya. With new growth po. Sana po mamulaklak yan, new growth. Yan po yung ka, ano nyan. Yan po. Ito po yung binawad ko sa tubig, yung tuyot. Ngayon po, hindi na po siya tuyot. Hydrated na po sila. Tignan po sa drip po. Tignan nyo po. Pag yung tubigan niya po siya, kaganda po yung ugat ng taba. Po, tumigit na po sa drip po. Ito naman po nagka-sunburn. Ayun po yung sunburn. Ayan. Yun o. Nagkakaugat na siya. Napapansin nyo naman po, lahat po ng orchids ko, may bulak. Kasi po, para po, mabilis pong maging hydrated ang orchids. Tignan nyo naman po ito. Hindi na po siya tuyot. Ano na po siya. Na nasa maayos na kalagayan na po siya, natural
growth niya po. Yan po, bukang-buka po yung dahon niyo. Sarado. Yan po, tinawa niya po yung ugat niya. Ang healthy-healthy. Yan po. Pag naging hydrated na po to, dehydrated. Pag di na po dehydrated to, tanggalin na po natin yung bulak niya. Yan po. Tapos kumapit ang pagkakit niya sa deep wood. Ayan po. Ayan po yung main plant niya. Ang ganda po. Tignan. Ayan po. Ayan po lahat sila. Yung mga banda ko. Ayan. Hugas-bigis lang po yung pampabulaklak niyan. Kung wala kayong pambili ng fertilizer. Ayan po. Yung mga banda ko. Lahat po sa lahat po na paborito kong ng orchids ay yung banda po. Kasi po, maganda po siya. Matagal po siya bago mamatay. At yung bulaklak niya po malalaki. At easy to grow po siya. Yan po, madali lang po siyang patubuin. Tignan nyo naman po, ang dami nyo pong roots. Oh. 1 month lang yata po to, 2 months. March 9 ko po siya binili. April 16 na po, ito ay 1 month na may get. Puro roots na po. Yan po. Yan po. Yung ranandera ko po. Ayan po. May crown rat. Kasi po, nabasa ng sobra. Yung tukok niya. Yan po. Sila. Yan guys, yan ang kamatis ko. Sorry guys, blurred yung yan na po, hindi na po siya blurred. Po, ganda po. Tingnan. Ito sila. Ito po yung nilipat ko. Yan po, ganda po nila. Tingnan, di ba? Yung flower spike po ng aking sibro, ang haba po. Ang dami niya pong buds. Yan po. Po sila. Magpapatubig ko ako maya-maya. Yan po. Sa pila ba? Kay Cantia. Yan po. Yung inanap ko po. From cuttings. Na graph. May tumubo na pong bago. At ituturo ko pa sa inyo kung paano ko po itong ipopollinate itong aking gymnocalycium. Ito po. Pwede po kayong gumamit ng brush kaya cotton buds. Yan po. Ikot-ikot-ikot lang po. Yan. Kasalo. Dahan-dahan lang po kasi po baka matanggal po yung bulaklak ng cactus. Ito naman po aking stapila gigante. Lalaki po ng bud niya. Yan po. Diba ang laki? Yan po. Yan po silang lahat. Yan po. Yung aking propagations. Ayun pong kulay. Ano na yan? Yung maraming mahaba pa na daon na yan. Bago lang po yan. Ayun po yung binili ko kagahapon sa kabaw. Yung dahon niya po. Yan. Pinopragate ko po siya. Kasi gusto ko po magkaroon ng maraming succulents. Pwede na po bibili ng bago. Pwede po tayo magsaya sa pera. And guys, ito naman aking dragon fruit. Pinapaugat ko siya sa tubig. Yan guys. Ayan sila guys. Sana may natutunan kayo sa video ko. Please like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.